My God, I hate drugs. Mahalal na kandidatong may alyansa sa CPP-NPA, delikado, ayon ni Pangulong Duterte. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging delikado kapag nahahalal ang kandidato sa 2022 elections na may alyansa sa Rebelding Communist Party of the Philippines. Pahayag ito ng punong ehekutibo sa kanyang talumpati sa ginanap na joint meeting ng National Task Force and the Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Butuan City. Muli namang binigyang diin ni Pangulong Duterte na mayroong party list groups na may kaugnayan sa komunistang CPP na nakapasok sa portals of government. Wala aniyang ginawa ang mga ito kundi batikusan ang gobyerno. Una nang nagbabala si Pangulong Duterte sa mamamayang Pilipino laban sa mga party list groups na Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers, at Gabriela, o ang tinatawag na Kabag, na nagsisilbing legal fronts ng CPP. Kampo ni BBM, bumuelta sa akusasyon ni Robredo, tama na ang panlilinlang. Matapos ituro ni Presidential Candidate at Vice President Lenny Robredo ang kampo ng kanyang karibal na si Bongbong Marcos Jr., kaugnay ng malisyusong pag-atake umano laban sa kanya at sa kanyang pamilya, pumalag ang tagapagsalita ng dating senador. Bagaman nakakuha ng 9 puntos ng pagtaas, nanatiling pangalawa kay Marcos si Robredo sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Ito rin, ayon kay Robredo, ang dahilan ng pinaigting na atake laban sa kanyang pamilya. Matatanda ang kinundina ng kanyang kampo ang umano'y pagpapakalat ng peking sex video ng panganay ni Robredo na si Aika. Depensa naman ni Rodriguez, hindi na mapapaniwala ni Robredo at ng kanyang Yellow Crew dahil gising na ang mga Pilipino sa mga propaganda, kasinungalingan at politika ng panlilinlang. Matatanda ang naging bahagi rin ang mismong kapatid ni Marcos Jr., si Senator Aimee Marcos, sa kontrobersyal na Lenlen series na sakab-ili ng giit nitong hindi politikal, ay tila paaring sa karibal ni Marcos na si Robredo. Kilala naman si Robredo sa mga maanghang na pahayag nito laban kay Marcos kabilang ang mga paglalarawang sinungaling, at hindi umano ito nagpapakita sa mga krisis. Dagdag na buwelta ng tagapagsalita ni Marcos Jr., presidential frontrunner Bongbong Marcos has based his campaign solely on his call for unity anchored on the strengths and merits of his vision and platform for the future of our country, especially the youth that has resonated throughout the land, and we shall keep it that way until the very end. Nanawagan ang abogado na itigil na ni Robredo ang umano'y panlilinlang nito sa publiko. Lenny Robredo di inurungan ni Attorney Persida Acosta. Hindi nagpatinag ang dati ng Palaban na hepe ng Public Attorney's Office na si Attorney Persida Acosta kahit sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ito'y matapos na petikimin ng PAU Chief ng maanghang na salita si Vice President Lenny Robredo hinggil sa isyu ng Dengvaxia kung saan milyong kabataan ang nabiktima ng naturang bakuna. Matatanda ang nagpahayag kamakailan si Robredo na umano'y irresponsible noise-making scare ang nangyari sa Dengvaxia, isang bakuna laban sa dengue, na dapat umanong iwasan sa COVID-19 vaccination. Bagaman hindi siya pinangalanan, agad na pumalag si Acosta. Ang PAU at si Acosta ang tumayong pro bono lawyer ng mga pamilya na ang mga anak ay namatay matapos maturukan ng Dengvaxia sa kanilang paghahanap ng hustisya. Sisterly advice lang VP, pag-aralan mo muna ang bubukahin ng bibig mo bago ka magsalita, dahil pinariringgan mo kami dito. Lawyer lang kami dito, sino ka para magsabing irresponsible, maingay sa Dengvaxia maanghang na pahayag ni Acosta. Masakit yang ginagawa mo. Mangangampanya ka, sa background mo naka-flagship pa ang Public Attorney's Office. Dati ka sa PAU tapos ikaw mismo yuyurak sa PAU, bahagi pa ng mga palabang pahayag ni Acosta. VP Lenny, irresponsible po ba ang tulungan ang mga biktima ng Dengvaxia? Ang mga biktima mismo ang nag-iingay sa kanilang social media accounts at bilang taga-PAU, trabaho namin na tulungan sila. Kung manahimik kami, ano na lang sasabihin ng mga kliyente namin na walang pambayad, na ibinente namin ang kaso nila, dagdag pa ng PAU Chief. Ayon pa kay Acosta, alam ni VP Lenny ang trabaho ng PAU dahil galing siya dito nung nagsisimula pa lamang siya bilang abogado. Tigil muna sa pangangampanya ang mga kandidato sa eleksyon simula bukas hanggang sa Biyernes. Alinsunod yan sa guidelines ng COMELEC bilang pagbibigay daan sa paggunita ng mahal na araw. Papayagan ulit ang campaign activities sa Sabado de Gloria hanggang May 7. Paalala ng COMELEC, bawal pa rin ang body contact at selfies kapag nasa alert level 1.
100% ang seating capacity ng mga campaign venues. 70% naman kapag nasa alert level 2. Samantala, nagbitiw bilang chairperson ng COMELEC Gundan Committee si Commissioner Socorro Inting. Ito ay matapos bigyan ng kapangyarihan ng COMELEC and Bank si COMELEC Chairman Cy Damen, pangarungan na magbigay ng exemptions sa gunman. Hindi pabor dito si Inting dahil tila nawalan umano ng silbi ang kanyang komite. At habang papalapit ang eleksyon, bilang bakod na ang mga taga-suporta ng ilang kandidato. Pero si Manila Mayor Isko Moreno hindi raw nababahala sa paglaglag sa kanya ng isang grupo pabor kay Vice President Lenny Robredo. Magbabalita, Paolo Barcelon. Maraming salamat sa kanila. I wish them all the best. And this separates the men from the boys. I hope the other group will trust them. Yan ang mga kataga ni Manila Mayor Isko Moreno, Martes ng umaga nang mangampanya siya sa San Pedro Laguna papuntang Muntinlupa City. Habang nasa sortie kasi si Moreno, inanunsyo ng dalawang dating kaalyado na lumipat na raw ang buong IM Pilipinas para sa katunggali niyang si Vice President Lenny Robredo. Ang mga dating leader ng Ikaw Muna Pilipinas na sina Tim Orbos at Elmer Arganyo bumuo ng grupong tinawag na IM Lenny. Paniwala nila, si Robredo ang may pinakamalaking tsansa para matalo si dating Senador Bongbong Marcos sa pagkapangulo. We now direct our call, however, for unity directed towards the supporters and volunteers of these candidates. Manalo na po tayo kung hindi ho para sa kanila, sa ating mga kandidato, para po sa atin, para po sa bansa. Malugod na tinanggap ng kampo ni Robredo ang paglipat sa kanila ng mga dating maka-isko. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, ang magpapanalo sa taong bayan ay ang pagsasama-sama sa kabila ng magkakaibang kulay sa politika. Pero kinahapunan, lumantad ang mga natitirang miyembro ng IM Pilipinas at sinabing kay isko sila hanggang sa dulo. Ayon sa bagong Secretary General ng IM Pilipinas na si Philip Piccio, ilan lamang daw sa political officers ng grupo ang lumipat sa ibang kampo. We are intact and originally and until today, 98% to 99% of our members are staying with Yorme Isko Moreno. Ngayon, ginamit nila yung IM. I'm just requesting them, please refrain from doing that kasi you're trying to connote na akala mo yung IM Pilipinas eh parang lumilipat as a whole. Nanatili din sa kampo ni Moreno si Deputy Speaker Pablo John Garcia matapos mabigo si Isko na masungkit ang endorsement ng local party na One Cebu. Ani Garcia, hindi niya kayang suportahan si Marcos na siyang inendorso ng One Cebu. Nagbitiw rin si Garcia bilang Secretary General ng One Cebu. Masugid din daw niyang ikakampanya si Moreno. Pero kung si Yorme ang tatanungin, tuloy lang daw ang kanyang kampanya. Lalo't iilang linggo na lang bago ang halalan sa Mayo 9. We will look for more votes and convince more people. Ayaw magpaapekto ni ni presidential candidate Lenny Robredo sa pagkalat ng peking sex video laban sa kanyang anak na si Aika. Ayon sa vice presidente, hindi na daw siya nagulat sa paninira ng kalaban. Mula raw kasi nang maupo siya sa pwesto, naging target na siya ng disinformation. Ipinapakita lang daw ito na ang klase ng pamumuno na ibibigay ng kanyang kalaban na anya'y puno ng dumi at kasinungalingan. Ang nakikita naman natin yung mga nakapaligid sa kanya, eto din yung mga ginagamit yung mga influencers. Hanggang ngayon, hindi ako hinintuan over the last 6 years, pero kung meron man lesson na nakuha ko from that, wala talagang kapalit ang paggawa ng kabutihan, walang kapalit yung katotohanan.